Ang pro-China na si Harry Roque, mistulang tinatakot ang mga kababayan po nating Pilipino. At napakasinungaling. Bakit ko sinasabing sinungaling? Eh, akalain mo ba naman, palalabasin niya sa kanyang mga live streaming, eh, napipinto na daw po na magbaba ng martial law ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ang ini-insinuate niya sa mga manonood niya ay para magpalawig ng posisyon si Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan. Parang yung sinasabi ng boss nila o yung pinagsisilbihan nitong si Harry Roque na si Rodrigo Duterte na pagka mga Marcos daw nakikialam sa konstitusyon, mga gusto daw po mag-perpetuate sa kapangyarihan pero hindi nila nakikita sarili nila, no? Sa Dabao, ang tagal-tagal nyo nang nanunungkulan sa Dabao, baka pwede namang ibigay nyo na sa iba kung ganyan lang din ang pananaw ninyo. But going back, dito po sa topic natin, isa lang naman ang dapat po nating tandaan, mga tol. Ang Latin phrase na ito, si bis pacem para bellum. Ulitin ko po ah, si bis pacem para bellum. If you want peace, prepare for war. Kung gusto po natin ng kapayapaan, maghanda po tayo sa gyera. Basic po yan, mga tol. At ang ginagawa po ng ating kasalukuyang Pangulo, pinapalakas po ang kapabilidad ng ating Armed Forces of the Philippines. Dahil kinakailangan po natin protektahan ang ating bansa para sa napipintong gulo. Ano? Dahil kung hindi po natin gagawin yan, sigurado mangyayari ang gulo. Pero kung merong mga deterrent factor, katulad po ng pagpapalakas ng sandatahan ng ating bansa, mag-iisip ng makailang beses ang sino mang aatake sa ating bansa at mape-prevent po nito ang maaaring maging kaguluhan o gera. Taliwas po ito sa pinapakalat nitong sina Harry Roque. Kasi kung babalikan po natin ang kanyang pahayag dito, mga tol, pakinggan po ninyo ha. So anyway, ang pinunta ko naman po sa China ay talagang usapin kung paano mapapabuti ang samahan ng Pilipinas at ng China. Kasi nga talaga? Po lumalala na yun sa ibang panahon. Talaga at lang ha? Para mapabuti ba? Yun ba talaga? Ay, naku, maniwala kami sa iyo, Harry Roque. Hindi kami ipinanganak kahapon. Pero libat-dat natin yan kasi yan ang sinasabi niya para sa mga utu-utu niyang followers. Eh. Tuloy po tayo sa mga susunod niyang sasabihin dito. Ating pag-usapan po ngayon, abay habang ako ay nasa China, eh nasa Germany naman ang ating PBBM. Yan na, binanata na naman si Pangulo. Ha? Ito kasi yung panahon na nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Working visit ang Germany at state visit ang Czech Republic. In fact, mahigit sa 4 na bilyong dolyar ang naiuwing investment pledge ng ating Pangulo. At sigurado, marami po dyan ang marirealize sa hinaharap para po iyan sa ating bansa at sa mga kababayan po nating Pilipino. Kasi pagka naging operational ang mga investments na yan, sino po ang makikinabang? Kapwa po natin Pilipino. Magkakaroon po sila ng oportunidad na magkaroon ng hanap buhay. Diba? Opportunity para sa hanap buhay. Kapag ka nag-operationalize na, hanap buhay na. Pero ano ang ginagawa ng mga katulad nitong si Harry Roque, lalong-lalo na yung boss niya, si Rodrigo Duterte? Sabi ba naman ni Rodrigo Duterte, pasyal-pasyal lang daw po ginagawa ng ating Pangulo. Binaratuloy siya ng ating Pangulo, pinakita ang schedule. At dahil nga po sinungaling sila, mukhang tadhana ang gumagawa ng paraan para po hindi umayon sa kanilang kasinungalingan. Laging inuulan yung kanilang mga prayer rally at may mga kung ano-anong nangyayari, particularly yung almost na ma-stroke yata itong si Rodrigo Duterte. Di ba? Nagkautal-utal. Tapos halos bumagsak, mabitawan ng mic. Hindi na kasi kayo naawa doon sa matanda, Harry Roque. Ginagamit nyo yung matanda at hama ng ibang mga politiko na nangangarap. Pero yung matanda, halos hindi na kaya. Tapos ipinagsisiksikan nyo pa rin sa politika. Bakit? Kasi kayo, wala naman kayong traction sa tao eh. Wala kayong karisma, ika nga. Kaya hoping kayo na yung karisma nitong si Rodrigo Duterte na unti-unti na pong nababawasan ngayon, mapunta sa inyo. Kaya nyo kahit hindi na kaya, sinisikap na linlangin yung tao. Kasi ako di ako naniniwalang every now and then nakakapagbasa pa yun ng balita.
Ha? Malamang sa malamang, lagi niyang ginagawa yung gusto niya. Eh, alam niyo na yun kung ano yung gusto niya. Ngayon, dahil nga may mga nakapaligid, ini-injectan yung tao ng kung ano-anong mga maling balita. Nagagalit tuloy kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Hindi natin mawari. Minsan mabait, minsan galit. Ano ba talaga? O ngayon, ano ang sinasabi dito nitong si Harry Roque? Magdedeklara ba ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng Marcelo? Kasi parang yun yung pinalalabas niya. Hindi po yun mangyayari, mga tol. Bagamat nagsalita na maanghang si Presidente sa Australia na parabagang magsisimula na ang gera sa panig ng Pilipinas at ng China, habay mas malala ang sinabi niya sa Germany. Ang sinabi niya, naghahanda raw ang China para ma-annex ang teritoryo ng Pilipinas. Bakit po nakakabahala yan? Kasi... Nang teteng, kung sinabi man ni Pangulong Bongbong Marcos yun, meron siyang dahilan at valid yung dahilan. Di mo ba nakikita yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea? Ngayon, ikaw, nagpipirmongerer ka ngayon at ginagaslight mo ang iyong mga manunood para sirain si Pangulong Bongbong Marcos. Para sabihin sa tao na katulad ninyo, gahaman sa kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi yon. Walang katotohanan yung mga sinasabi ninyo. Kaya pag sinabi mong annexation of territory, ibig sabihin, lulusubin na ng China. Nang teting na yung kinunclude mo kagad. Talagang tinatakot tayo nitong si Harry Roque. Ginagawa tayong utu-uto. Oy, Harry Roque, hindi kami utu-uto katulad ng mga manunood mo. Ang teritoryo ng Pilipinas. At alam niyo ba kung bakit ako nababahala? Kasi sa panahon ngayon na sinusupil ang malayang pananalita sa pamamagitan ng pagkulong kay ka Eric at kay Dr. Badoy, sa pamamagitan ng pagsasara ng SMNI, sa pamamagitan ng pag-aareso ng Kongreso, eh para bagang ito ay preparatory to Marcelo. Tignan niyo kung gaano mag-gaslight itong si Attorney Harry Roque. Preparatory sa Marcelo. Kaya nagkakaganyan si Apollo Quiboloy dahil may mga nagre-reklamo sa kanya na sinasabi na sila ay ginahasa, minolestya, binayolate ang karapatan at sa SMNI, kaya nagkakaganyan kasi may mga paglabag sa Republic Act 11422. Huwag niyong gamitin ang sirkumstansya na yan at siraan si mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Laman ng Marshall Law doon sa sinabi ni PBBM na baka i-annex niya ang baka i-annex ng China ang ating teritoryo, eh kasi po sa ating saligang batas, dalawa lang ang dahilan para magdeklara ng Marshall Law ang presidente. Yan po ay invasion. Ginagamit niya ang batas para takutin ang tao. Ha? O pananakop, panlulusob ng isang dayuhang bansa sa Pilipinas or di naman kaya insurrection. Yung paghihimaksik ng mga mamamayang Pilipino. Eh di ba kapag sinabi niyang mag-a-annex na ang China ng ating teritoryo, sinasabi niya malapit na ang invasion ng China. Sino ka para mag-conclude sa ganun? Ngayon mga tol, bakit po natin pineplay yan? Kasi bahagi po yan ng psychological warfare ng China. At napakaganda ng insights nitong si dating Associate Justice Antonio Carpio sa tagpong iyan. Sabi niya po, if you get intimidated by China, you lose. Kasi yun talaga eh. Ang gagawin po ng China ngayon mga tol, tatakutin lang tayo ng tatakutin. Kasama sa pagtakot niyan, yung pagpapakalat ng mga propaganda katulad ng ginagawa nitong si Harry Roque at ng ilang pang mga DD sheets. Para mag-back off po tayo diyan sa West Philippine Sea. At hindi pa pwedeng mangyari yun. Ngayon, sinasabi ni Harry Roque, baka magkagera. Hindi po yun mangyayari. Hindi po ilalagay ng China ang kanilang progresibong ekonomiya at lumalakas na bansa sa ganitong panahon para lamang sa isang iglap durugin ng mga mas malalakas na bansa. Katulad po ng Estados Unidos, ng India, Australia, Germany, Japan at iba pa. Mga nuclear-powered nations. Eh, dito nga, babanggitin itong si Carpio. Ilan ba merong nuclear ang China? Mahigit sa 500 lamang. Samantala, ang Estados Unidos, nasa 5,000 mahigit. Meron pang
nuklear ang India, ang Japan. Ngayon, paano mangyayari na magkakaroon ng kapayapaan eh nuklear ang pinag-uusapan po natin? Sa gyera, uulitin natin, talo po tayo. Bakit may mga nuklear ang bawat bansa? Basic mo. Basic po ito. Si bis pasem para belum. Ha? Kung gusto mo ng kapayapaan, maghanda ka para sa gyera. At ganon ang ginagawa ng bawat bansa. At nagiging deterring factor ito ngayon para hindi magkaroon ng gyera sa pagitan po ng mga bansa, especially itong mga nuclear-powered nations. Kasi lahat talo, durog. Pero mas madudurog ang China kapag ka nagkaroon ng nuclear war. Kakaunti lang ang nuclear nila. Ha? Pagtutulong-tulungan sila ng mga bansa. Bakit po natin sinasabing pagtutulong-tulungan? Sabi nila, eh baka hindi naman tayo tulungan ng US. Ipagpalagay natin ganun, hindi tayo tinulungan ng US, pero masisira ang tiwala ng ibang mga nations sa US. At mapipilitan ang ibang mga nations na ito na gamitin na ang kanilang nuclear kung kinakailangan. Pero mukhang hindi ganun ang mangyayari. Kasi walang gerang mangyayari sa mga punto na ito, mga tol. Pakinggan po natin ang insights dito nitong si Justice, Retired Associate Justice Antonio Carpio. The last thing that China would want to do is to give the US an opportunity to intervene. Narinig ninyo? Yan ang pinakahuling maiisip ng China o pinaka hindi nila dapat gawin. Ang mabigyan ng pagkakataon ng Estados Unidos na makialam direkta dito po sa usapin sa West Philippine Sea. Kaya definitely hindi po tayo i-invade ng China. Taliwas sa sinasabi nitong si Harry Roque na porket nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos, preparation na raw po yun para sa invasion sa China, ay ng China sa atin. Walang ganoon. At never naman mangi-invade ang Pilipinas. Nak, nang teteng na pananakot ito nitong si Harry Roque. By engaging an armed attack on the Philippines or on Philippine public vessels. No? Because then we could invoke the Mutual Defense Treaty and China will be confronted not with a weak military power like the Philippines, but with a nuclear armed power, which has, China has about 450 nuclear bombs. The U.S. has about 5,500 I stand corrected, ah. Ayon kay Carpio, nasa 450 more or less lamang ang nuclear weapons ng China compared sa mahigit sa 5,000 nuclear arm ng Estados Unidos. Nuclear war, not a single Chinese would remain alive in mainland. They would be totally destroyed. So there is this doctrine of China, the three warfares doctrine, which they have approved. Now, all the way from the People's Congress to the Politburo to the Military Commission, basically it says that China... Ito, yung mga pilit na pinapaniwala ng China government sa kanilang bansa. At ngayon, ganun po ang ginagawa nila sa mga karating na bansa, particular sa Pilipinas. Ang masakit, tinutulungan ng mga traidor na Pilipino na instead na kayo ay naninindigan para sa ating kasalukuyang gobyerno, para sa ating karapatan diyan sa West Philippine Sea, kayo ay kumakampi diyan kay Rodrigo Duterte sa China at sa mga propagandista ng China. Anyway, gamitin po natin yung maikling excerpt from interview nitong si Christian Esguerra kay Commodore J. Tariela. Panoorin po natin ito, mga tol. West Philippine Sea, dapat united naman tayo lahat dito eh. Regardless where you came from. Dapat united tayo lahat dito. Regardless kung anuman yung pinanggalingan natin, kung anuman ang paniniwala natin political, kasi ang pinag-uusapan po dito, bansa at lahi po nating Pilipino. Kaya kung hindi po tayo makikiisa dito, ano pa ang tawag niyo sa sarili ninyo? Ano kayo, panahon ng hapon, mga Pilipino na makapili, pinagkakanulo ang kapwa Pilipino para lamang sa proteksyon na makukuha nila sa bansang Hapon? Ngayon, ginagawa nyo, pinagkakanulo ninyo ang kapwa ninyo Pilipino, ang bansa, para saan? Para sa pera? Para sa kapangyarihan? Napakakapal naman ang mga pagmumukha ninyo. Ang West Philippine Sea, parte yan ng Pilipinas. Eh. Isa sa mga di niyang binabato sa inyo para pinaprovoke niyo yung China. In the first place,
anong ginagawa kasi nila doon? That's our exclusive economic zone. I can't imagine the way you're talking about it. Nakanantetin to mga to. Atin exclusive economic zone yon. Tapos hindi nyo man lang magawang ipagtanggol. Ipinagtatanggol ninyo si Duterte kasi panig sa China. Kinakampihan nyo ang China kasi mahal nyo si Duterte. Ganyan ba kayong uri ng mga Pilipino? Ang tatanga ninyo eh. Ha? Mga utu-utu kayo. Pasensya na kayo sa salita ko, pero ganun ang nakikita ko sa mga DD sheets. Will win the South China Sea without firing a single shot. They will win the South China Sea without firing a single shot. First, warfare is a PR warfare. So China is saying they own the South China Sea since 2,000 years ago. We have blunted that warfare because we have exposed that the 9-9 is a fake, claim that was ruled upon by the tribunal at The Hague that there's no historical basis for the 9-9. Second, warfare of China is a legal warfare. China is saying that they are exempt from UNCLOS because the 9-9 stretches back to 2,000 years ago, but that has been debunked also by the tribunal. The third warfare of China... Oh, natidinig nyo yung mga kaparaanan na ginagawa po nitong China. Una, yung kasinungalingan po nila na historical claim. Alam niyo, lahat po ng ito, ine-echo ng mga katulad ni Harry Roque at ng mga katulad nitong si Alan Troy at iba pang mga vlogger. And basically, ang similarity ng mga tao na ito, pro-Duterte. Kaya nakikita ninyo mga tol, dilaw, pink, pula, lahat ng mga Pilipino, dapat aware tayo rito. Na kapag ka mga Duterte, ang pinag-uusapan, pro-China ito. Ipagkakanulo po tayo nito sa China katulad ng ginawa ni Rodrigo Duterte, particular sa Ayungin Shoal. Ano ang ginawa ni Rodrigo Duterte sa Ayungin Shoal? Sabi ng isang top Chinese government official, may kasunduan ang Duterte administration na isang barko lamang ang gagamitin sa pag-resupply sa Ayungin Shoal. Walang materyales na dapat dalhin para kumpinihin ang unti-unting nasisira ng BRP Sierra Madre na nakasadsad doon simula pa lamang noong 1999. Ang pakikipagkasundo na yon ni Duterte sa China ay isang katraiduran sa Pilipinas. Sapagkat ang Ayungin Shoal ay situated sa ating exclusive economic zone. Ang BRP Sierra Madre ay bahagi ng ating teritoryo. At kung bahagi yan o ng ating exclusive economic zone, at kung bahagi yan ng ating exclusive economic zone, meron tayong karapatan na manatili at gamitin kung anuman ang lahat ng matatagpuan doon. Kasama dyan, syempre, ang pagsasaayos ng BRP Sierra Madre. Kasi simple lang naman ang gusto dito ng China, mga tol. Kaya bakit ayaw po nila at nakipagkasundo sila rito kay Rodrigo Duterte na huwag maayos ang BRP Sierra Madre? Eventually, kakainin po ng dagat yan kapag ka hindi po yan nare-repair. At kapag ka kinain na ng dagat yan, hindi na pwedeng tirahan at i-station dyan ang ating mga sundalo. Aalis ang ating mga sundalo at pagkakataon nila yon para gawin nila kung ano yung nararapat na gawin nila ayon sa kanilang paniniwala dyan sa Ayungin Shoal. Yon ang dapat natin pigilan. Pero hindi ginagawa ng Duterte administrations ang bagay na yun. Bagkos, tiraidor niya ang Pilipinas at ang mga Pilipino sa pakikipag-usap sa China. Guys, they will intimidate all the other claimant states with their huge air and naval bases in the Spratlys, with their huge naval fleet. They have the largest naval fleet in the world, with their numerous fighter jets and bombers, and by their huge Coast Guard, the largest Coast Guard in the world. So they will intimidate everybody. And if you are dumb enough to be intimidated, you lose. Like, kung tanga ka at nagpapa-intimidate ka dito sa China, matatalo tayo rito, mga tol. Huwag tayong magpatinag. Kasi ang ginawa ni Rodrigo Duterte, dahil nga hindi natin alam kung siya ba'y tanga, utu-uto,
o sakim lamang sa kapangyarihan, kaya niya kinampihan ng China. Kasi at one time, sinabi niya nga, ang China, kakampi niya kasi ipagtatanggol siya nito na hindi maalis sa pwesto. Para sabihin mo ba yun bilang pangulo ka? Anak ka ng teteng. Saan ang soberanya ngayon dyan kung nagpapadikta ka sa ginagawa ng China? Etong mga tao na ito, partikular, isama na natin yung kanyang anak na si Sara Duterte, ang hilig magsalita nito ng soberanya. Pero kapag ang pinag-uusapan ang usapin sa West Philippines si Tameme, hindi makapagsalita ng soberanya. Anak ng teteng na yan. Like Duterte, he said, we cannot fight China because it will be a massacre. I mean, if you have that mindset, then you lose. Because under the new warfare strategy of China, that's precisely what they want, to intimidate you. And if you get intimidated, you lose. So in all these three warfares of China, they avoid at all costs a war, a shooting war, because a small skirmish... Nakikita ninyo, hindi hahangarin ng China, kaya wag tayong maniwala sa mga sinasabi ng mga propagandista nila na makikipaggera ang China. Hindi makikipaggera yan, mga tol. Dahil sa huli sila po ang matatalo o nakalulungkot, maaaring mamatay tayo. Pero sa huli, matatalo ang China at alam nila yan. Hindi nila isusugal ang bansa nila para lamang sa isang bagay na buong bansa nila ang masisira. Katulad ng pagsugal nila dyan sa West Philippines kung sakasakay. Hindi nila gagawin yun. Ang gagawin nila, mga kaparaan ang binanggit nitong si Justice Carpio para i-intimidate particular tayong mga Pilipino, ang ating Pangulo. Pero salamat, hindi nagpapatinag ang ating Pangulo. Kasi likas na matapang. Hindi katulad nitong si Rodrigo Duterte, nagtatapang-tapangan lang. If it's a armed skirmish, it would escalate into a nuclear war, especially if the Philippines is involved because we have a mutual defense treaty. So all that China is doing is to intimidate us by their huge air and naval bases, by their water cannon, but they will not use an armed attack because that will draw the Americans in. And if the Americans are in, then they're in a great peril because they, as of this time, they are still no match to the Americans. Nakukuha ninyo? Pero kung ang argumento ninyo, hindi naman tayo tutulungan ng Estados Unidos eh. For the sake of arguments, ganun nga mangyari. Ano ang mangyayari sa Estados Unidos? Masisira ito sa harapan ng international community. Kaya wag niyong isipin na tayo hindi tutulungan ng Estados Unidos. Oo, maaaring ma-delay ang tulong nila dahil manggagaling pa sa kanilang bansa. Maaaring tayo'y nadudurog na, pero papunta pa rin ang Estados Unidos dito para tumulong. At sa huli, matatalo ang China at hindi nila yon iisipin na mangyayari sa kanila. Ha? Kaya kung hindi nila iisipin na mangyayari sa kanila yon, hindi sila mag-i-engage sa isang gyera. Ito'y patunay na. Kayang-kaya nilang lusubin ang Taiwan. Pero ginawa ba ng China? Hindi. Kasi pag nilusob nila ang Taiwan, magkakagyera. At sigurado, madadamay ang Estados Unidos. At sa huli, matatalo sila. Similar with what is happening sa Pilipinas. Hindi nila tayo gigirahin. Hindi tayo pepersahin ng China sa isang armed confrontation. Dahil kapag ginawa nila yan, nandyan ang Estados Unidos. Kung hindi man tumulong Estados Unidos, nandyan ang Germany, nandyan ang Australia, nandyan ang Canada, nandyan ang mga like-minded nations na tutulong po sa atin. At gera yon. Sa huli, talo sila. Diba? Huwag tayong matakot. Hindi magkakagera, mga tol. So, that's why they are doing an intimidation, just to intimidate us. So we should understand the three warfare strategy of China. So you sound quite confident in the U.S. commitment to our defense. Maganda tong tanong ni Howie Severino dito eh. Kasi napaka-confident na, napaka-kumpiyansa nitong si Justice Carpio na tayo tutulungan ng Estados Unidos. Bakit ba ganyan kakumpiyansa itong si Carpio na tayo tutulungan ng Estados Unidos? Pakinggan po natin ang kanyang kasagutan dito, mga tol, ha? As a deterrent, no, to an all out war by China, no? But so far, no, are you satisfied with the US response to what China has been doing? Because China has not exactly been passive, no? Yung nabanggit niyo yung pagwa water cannon, no? I mean, from their
it's fairly easy to imagine some accidental gunshot that will spiral out of control. And wars have started that way, di ba? With a single gunshot. World War I started that way, di ba? Do you think that the U.S. will really come to our defense? Well, a single gunshot will not really start a war because there is a principle of proportionality. You can invoke self-defense if you are subjected to armed attack, but there is a principle of reciprocity. If there's only one single gunshot, then you cannot really use all your cruise missiles, all your torpedoes. I mean, it should be proportional. There is that proportionality. That's precisely to avoid any accidental war. You must exercise proportionality in your response. So it has to be a real armed attack. I mean, intentional. Those small... At hindi yun gagawin ng China. Yung mga accidental na gulok dyan sa West Philippine Sea, hindi yan magre-resulta sa giyera. At naniniwala tayo, katulad ng paniniwala ni Carpio, hindi i-intentionin ng China na i-armed confrontation ang Pilipinas. Dahil pag ginawa nila yon, nandiyan ang Estados Unidos. E kung hindi naman gawin ng Estados Unidos na kumampi sa atin, ano ang mangyayari? Paliwanag po nitong si Carpio, pakinggan po natin. Skirmishes arising from accidents that can be resolved by being circumspect about your response, because there is the principle of proportionality under international law. Let's say the Chinese will say, okay, one option is for us to attack the Philippine Navy in Ayungin Shoal or in Scarborough Shoal. So then the Philippines will invoke the Mutual Defense Treaty. What will be the response of the U.S.? First, if the U.S. responds by attacking us also, then that will be against their three warfare strategy. They don't want a war with the U.S. So that's a no-no for them, if the U.S. responds. Now, if the U.S. does not honor the treaty, the U.S. says, we will not honor the treaty, then what will happen? Then what will happen is that Japan, Korea will start to doubt the U.S. commitment. And Japan and Korea will be forced to go nuclear. There will be a great debate in Japan. In Korea, it's an easy decision because an overwhelming majority of South Koreans now want to go nuclear already. So what will happen is that China will be surrounded by nations that are hostile, but with nuclear weapons. You have Russia, you have if South Korea will turn nuclear, you have Japan, and you have Australia will go nuclear for sure if the U.S. Will not honor its commitment, because Australia will have to defend itself. So you have all countries, you have India now, also. Nakukuha niyo yung gustong sabihin sa atin dito nitong si Antonio Carpio? Whatever ang mangyari sa hinaharap, ha? Either i-honor ng Estados Unidos ang Mutual Defense Treaty, which I believe gagawin nila, or hindi, both of it hindi pabor sa China. Kapag ka in-honor ng Estados Unidos, kalaban ng China agad ang Estados Unidos into a possible nuclear warfare. Durug sila, sigurado. Kaso lang kawawa tayo. No? Pero huwag tayong matakot kasi hindi nga mangyayari yun. Ngayon, kung mangyari man yun, huwag naman sana para sa ating mga susunod na henerasyon. Kasi bakit? Ganun talaga ang buhay. After all, lahat po tayo mamamatay. Huwag tayong matakot sa kamatayan. Lalo kung ang kamatayan na yan para sa bayan at para sa mga susunod na henerasyon. Ngayon, kung hindi i-honor ng Estados Unidos, katulad ng sinabi ni Justice Carpio, masisira ang tiwala ng ibang mga bansa sa Estados Unidos at mapipilitan silang gamitin kung ano yung tama. At yon ang pakikipaglaban na sa China. Mapagtutulong-tulungan ngayon ng China. At gugustuhin ba yun ng China? Hindi. Kaya hindi gagawin ng China na girahin ang Pilipinas.
As simple as that. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. By the way, salamat po sa nag-send ng super sticker kanina kay Aquaman. Maraming maraming salamat diyan sa 4.99 super sticker. At sa lahat po ng ating mga manunood, maraming maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.